Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa YouTube channel na ang Manlalakbay. At mapagpalang araw din po sa ating butihing narrator. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angie, nakatira dito sa North Sagaray, Bulacan. Hindi ko na po babanggitin kung saan ako naninirahan dito sa North Sagaray, Bulacan. Gawa ng magpasa hanggang ngayon, ay buhay pa rin ang taong may kagagawan sa pangyayaring pagkabulag ng aking kapatid niya si Ate Elena. Apat kaming magkakapatid at pangalawa ako mula sa panganay. Ang panganay namin ay si Ate Elena. Ang aking ina namang kalakbay ay isang manggagamot. Subalit hindi siya katulad ng karamihang manggagamot na dinadagsa sa kanilang bahay ng mga nais magpagamot. Sa kadahilanan, napili lang ang mga ginagamot ng aking ina. At iyon lang mga kapitbahay namin talagang nangangailangan ng kanyang tulong. At hanggat maaari, ay palihim niya lang na ginagamot ang mga tao. Lalong-lalo na ang mga sanggol. Ang iniiwasan niya kasi mangyari kung bakit ayaw niyang malaman ng iba na nanggagamot siya sa kadahilan ng ayaw niyang dagsain siya ng mga nais magpagamot na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar. Ang gusto kasi ng aking ina ay malagay sa tahimik na buhay lamang kasama ang kanyang pamilya. Subalit ang hindi alam ng aking ina ay ang panggagamot niya pala ang magiging dahilan kung bakit magpasa hanggang ngayon ay nananatiling madilim ang mundo ng aking kapatid na si Ate Elena. Nangyari ito taong 2008 at ng mga panahong iyon ay nasa edad 17 pa lamang ako. At si Ate Elena naman sa pagkakatanda ko ay nasa edad 20 mahigit na. Palihim na nagkaroon ng nobyo ang kapatid ko na naninirahan lang din sa North Sagaray. Ngunit nasa bahaging liblib na parte na ng baryo nakatira ang pamilya ng kanyang nobyo. Natawagin na lamang po natin sa pangalang Manuel. Kahit nasa parte na ng liblib na baryo nakatira ang pamilya ng kanyang nobyo, ay hindi maipagkakailang may kaya ang mga ito sa buhay. Nasa abroad kasi ang ama nito, habang ang kanyang lola naman at ang kanyang ina ang nangangasiwa ng kanilang malawak na lupain. Hindi naman nahihirapan ang mga iyon kapag bumababa ng bayan. Dahil may sariling sasakyan naman at may service rin na tricycle kapag kinakailangan. Isa pa kahit diblib ang lugar na tinitirhan ng mga ito, ay may mga iilang naninirahan rin mga kalapitbahay. Subalit lingid sa kaalaman ng aking kapatid, ay may kakaibang kababalagang palang ginagawa ang ina ni Manuel at ang kanyang lola. Noong nalaman naman ng aking ina ang pakikipagrelasyon ni Ate Elena kay Manuel at nalaman niyang may kaya sa buhay ang lalaki, masinsinan niyang kinausap ang aking kapatid kung talaga bang desidido na ba ito at seryoso sa kanyang nobyo. Opo inay, seryoso po ako kay Manuel. Pasensya na po at nagawa kong ilim sa inyo ang lahat. Nakayukong wika ng aking kapatid dahil sa kahihiyan. Ayos lang naman sa amin ni tatay mo yon, anak. Ang amin lang, nag-aalala kami sa'yo. Paano kung hindi ka matanggap ng pamilya ni Manuel? Alam mo namang may sinasabi sa buhay ang pamilya niya, diba? Pag-aalala lang sad ng aking ina. Ang sabi naman po sa akin ni Manuel, hindi niya po ako pababayaan kapag naroroon na kami sa kanila. Wika pa ng aking ate. At dahil sa nakikita naman ng aking inang talagang mahal na mahal ni Ate Elena ang lalaki, kaya wala na nga silang nagawa kundi ang payagan na ito. Ayaw rin naman kasi nilang pigilan ng kapatid ko at baka mas lalo lamang ito maglihim. Sa paglipas ng mga araw, ay nakaharap na rin naman nila ang lalaki at katulad ng sinasabi ng kapatid ko, ay ganun rin ang katagang naririnig nila mula sa lalaki. Kung kaya't hindi naglaunay na buntis ang kapatid ko at namanhika na nga ang pamilya ni Manuel. Ang lola lamang ni Manuel ang sumama sa pamamanhikan. Ang sabi kasi ng mga ito ay lumawas ng Maynila ang kanyang ina. Dahil may importante kamo itong ginagawa. Napaisip naman ang aking ina't napawikan ng mas importante pa ba ang ginagawa ng ina ni Manuel kaysa sa importanteng araw ng magkasintahan. Sinabihan naman si nanay ng aking ama na hayaan na lamang. Ang importante ay masaya ang dalawang nagmamahalan.
Yun naman ang mas mahalaga kung bakit naroroon sila at nagtitipon-tipon para pag-usapan ng tungkol sa kasala. Matapos nga ang usaping iyon, ay naniraan na si Ate Elena sa bahay ng lalaki. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan ay malaki na ang tiyan ng kapatid ko. Subalit nang bumisita si ate sa bahay namin, ay gayon na lamang ang pagkadismay at pagkaawa nang masilayan namin siyang nangangayayat at nangingitim na ang gilid ng kanyang mga mata. Ibang-iba na rin ang itsura ni ate kaysa noong nakatira pa siya sa bahay. Maluwaluha namang niyakap ng aking ina si Ate Elena at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Wala po ito, inay. Siguro'y dala lamang ng pagbubuntis ko. Mahinahong wika ng kapatid ko at hindi makatingin ng diretso sa aking mga magulang. Pero sigurado ka ba talagang maayos ka lang, anak? Sa tanang buhay ko kasi, ngayon pa lamang ako nakakita ng ganyang kalagayan kapag nagbubuntis. Mabuti sana kung naglilihi ka pa rin, maaari pa. Pero tingnan mo't malapit na ang kapanganakan mo. Pag-aalalang wika ng aking ina. Isang buwan na lamang kasi ang hinihintay at manganganak na si ate. Subalit kung susuriin mong maigi ang kanyang pangangatawan, ay aakalain mong may sakit siyang goiter. Nanlalaki kasi ang kanyang mga mata na halos lumuwan at nangingitim din ang mga gilid na animoy wala kasing tulog. Napakapayat na rin ni ate at animoy malnoris na kung titignan mo. Pero ayos naman kay ate, sakto lang naman umano ang kanyang timbang dahil nagpapacheck up naman siya. Pero kahit na anong pilit na sabihin ni Ate Elena sa aming inang maayos lamang siya, hindi mapanatag ang kalooban nito at sa pakiwari ng aking ina ay may hindi magandang nangyayari. Kaya naman noong sumapit na ang kapanganakan ng kapatid ko, kahit na napakalayo ng lugar ng biyenan ni Ate Elena, ay talagang sinadya niya itong puntahan. Batid niya kasing meron talagang inililihim si Ate Elena at ayaw sabihin ito sa kanya. Sa paglipas ng mahigit isang oras na pagbiyahe nila ng aking ama, ay narating na nga nila ang baryo kung saan nakatira si Ate Elena. Ayon sa aking inakalakbay, halos maiyak na siya nang madat na niya naglilinis ng bahay si ate kahit na sumasakit na ang kanyang tiyan. Nasilayan niya ito mula sa labas ng gate na nagwawalis ng kanilang bakuran. At nakikinikinita niya na napapangiyuwi na sa sakit ng tiyan si Ate Elena. Kaya naman sa sobrang galit ng aking ina, ay naghurimentado na siya sa labas ng bahay. Wala siyang pakialam kung mayaman man ang pamilya ni Manuel. Mga dipuga kayo! Kita niyo nang nahihirapan na ang anak ko. Pinaglilinis niyo pa ng bahay. Kung ayaw niyo sa anak ko, ibalik niyo sa akin yan at kaya kong buhayin ang magiging apo ko. Galit na wika ng aking ina at halos wasakin niya na ang gate. Nagulat naman ang mga taong nasa loob ng bahay at nagsipulasan palabas. Maging si Ate Elena ay nagulat rin dahil hindi nito lubos akalaing pupuntahan siya ng aming mga magulang sapagkat napakalayo ng lugar na tinitira ng pamilya ni Manuela. Nanay, maiksing bulalas ng aking kapatid. Pagkapasok ng aking ina, ay kaagad niya nang nilapitan ng kapatid ko at sinabihang umuwi na sila ng bahay namin. Dahil kahit maliit lamang ang bahay namin, ay nagmamahalan naman ang mga nakatira doon. Hindi katulad sa bahay ng kanyang biyenan, na inaalila lamang siya. Ano bang ingay yan at bakit umabot hanggang sa kwarto ko? Boses ng isang matandang babae. At nung magsalabong nga ang mga mata ng aking ina at ng babae, ay ganoon na lamang ang lakas ng presensyang nararamdaman ng aking ina mula sa babaeng kalalabas pa lamang ng pintuan. May suot itong mga pulseras na kulay itim at kwintas na sa tingin ng aking ina ay kagamitan iyon ng mga nasa kaliwa. Iba rin ang presensyang inilalabas ng babae. At pakiramdam ni nanay ay napakabigat niyon at pakiwari niya ay natatalo ang kanyang presensya. Nalaman rin ng aking inang iyon pala ang biyanan ni Ate Elena. Kaya naman bago pa siya manghina, ay kagad niya nang sinabihan si ate na kunin na ang kanyang mga kagamitan at uuwi na sila sa bahay namin. Nakiusap naman si Manuel kay Elena na huwag umuwi dahil hindi nito umano kakayanin
kapag nawala si ate sa buhay niya. Subalit hindi na nakinig si ate sa sinabi ng lalaki at kahit na lumood pa ito sa harapan ng kapatid ko, ay wala na siyang pakialam. Pagkalabas ni ate Elena ng bahay, ay nagwika naman ang kanyang Biyenan ng, "Huwag na huwag ka nang babalik pa ditong babae ka. Hindi ka nararapat para sa anak ko." Galit na wika ng Biyenan ni ate Elena. "Hoy babaeng hukluban, mas hindi nararapat yung anak mo dito sa anak ko. Kalalaking tao nagtatago sa palda ng ina niya." Sigaw ng aking ina dahil hindi niya na talaga napigilan pa ang sariling magalit. Kahit naman sigurong ina Kalakbay, kapag sa ganong sitwasyon maaabutan ng anak, ay talaga magwawala at makakapagsalita ng hindi maganda. "Para sa kaalaman mo, matagal ko nang pinapalayas yan dito sa bahay namin. Ewan ko ba kung bakit parang higad yan na kumakapit pa rin sa anak ko. Simula pa lang ay hindi ko na gusto ang anak mo para sa anak ko." Pasigaw na wika ng babae. Inawat naman ang aking ina ng aking ama at sinabing umalis na lamang kami. Dahil baka mapano pa si ate Elena. Huwag na lamang daw patulan ang mga taong walang alam sa buhay, kundi ang umalipusta ng mga nakabababa. Kaagad na nga silang umalis sa baryong iyon. At sa paglipas ng ilang sandali ay nakarating na sila sa bahay namin. Nung kinagabihan Kalakbay ay nanganak na nga ang kapatid ko. Naging maayos naman ang kanyang kalagayan. At sa paglipas ng mga araw ay muling nanumbalik ang kanyang pangangatawan. Hanggang sa isang umaga, bigla na lamang kaming nagkagulo. Nang marinig naming sumisigaw si ate Elena at umiiyak. Pagkalapit namin sa kwarto ay nakasalampak ito sa sahig habang namimilipit sa sakit ng tiyan. "Anong nangyayari sa iyo anak?" Pag-aalalang tanong ng aking ina. Nung akmang aakayin na sana ni nanay ang kapatid ko, nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang niya itong nabitawan. Sa kadahilan ng parang may kung anong karayom ang tumusok sa kanyang kamay. Ramdam na ramdam niya ang sakit niyon at parabang nanggagaling iyon sa braso ng kapatid ko. Patuloy pa rin sa pag-iyak si ate Elena at sinabing wala siyang makita. "Nay, tulungan niyo po ako. Wala po akong makita. Nasaan po kayo, Nay?" Patuloy pa rin sa pag-iyak na wika ng aking kapatid. Awang-awa ako sa kanyang kalagayan, lalo na nang makita kong may mga pasang lumalabas sa kanyang braso. Noong hawiin naman ni nanay ang damit ng aking kapatid, ay doon na kami nagulantang. Dahil sa may malaking bukol na tumubo sa magkabilang gilid ng bewang ni ate Elena, para iyong pigsang dapa at halos nangangamatis na. Napabulalas naman ang aking ina dahil hindi niya lubos akalaing may iniindang sakit pala si ate Elena. Kahit na nasa poder na namin ito, sa totoo lang kasi Kalakbay, simula pagkabata pa lang ay hindi na pala kwento ang kapatid kong ito. Kahit na may karamdaman na siyang iniinda at hanggang sa paglaki nga niya ay nadala niya ang pag-uugaling iyon. Wala nang patumpik-tumpik pang agaran ng dinala ng aking mga magulang si ate Elena sa kaibigan nitong albularyong naninirahan lang din sa Bulacan. Kung hindi niyo po kasi naitatanong Kalakbay, kapag ikaw ay isang manggagamot, hindi mo maaaring gamutin ang iyong pamilya. Iyon kasi ang isa sa mga bawal gawin ng mga manggagamot. Kung kaya't sa ibang albularyo na lamang dinala ng aking ina si ate Elena. Ayon sa aking ina, pagkarating nila sa bahay ng albularyo, ay kagad na silang pinapanhik nito. Sinabi naman ng aking inang bigla na lamang hindi makakita si ate Elena at may nakita siyang mga pigsang dapa sa katawan nito, partikular na sa magkabilang gilid ng bewang. Noong tignan naman ng albularyo ang kapatid ko, ay napapailim na lamang ito at napawika nang, "Kilala mo kung sino ang may kagagawa nito sa anak mo. At minsan mo na itong nakasagupa ng manggamot ka." Nagulat naman si nanay at napatanong sa sarili kung sino ang tinutukoy ng albularyo. Ngunit ang mas hindi lubos akalain ng aking ina ay nung banggitin ng albularyo ang pangalan ng Bumarang sa kapatid ko. Halos mag-hysterical na siya sa galit sa kadahilan ng ina ni Manuel ang may kagagawan ng pambabarang kay ate Elena.
Nalaman niya ring ito pala ang mambabarang na nakasagupa niya nung minsang may batang isinugod sa kanya. Tapos ay mataas ang lagnat nito at may mga lumalabas na butlig sa katawan. Ilang taon na rin ang nakakaraan noon. Nagwika naman ng albularyo na kaya niyang tanggalin ang barang na itinanim sa katawan ni Ate Elena. Subalit hindi niya nakayang pagalingin at ibalik pang muli ang paningin ng aking kapatid. Ngunit kung gugustuhin umano ng aking ina, ay pupwedeng ibalik ng albularyo ang barang na ginawa nito kay Ate Elena. Ako na ang bahalang maningil sa mambabarang na iyon. Mariingwi ka ng aking ina. Napatingin naman sa kanya ang albularyo at halatang hindi nagugustuhan ang gagawin ng aking ina. Subalit na nahimik lamang ito dahil kilala niya naman si nanay at matagal na rin sila magkaibigan. Matapos gamutin ng albularyo ang kapatid ko ay umuwi na nga sila sa bahay. Noong sumapit na ang 6:00 ng hapon, pinalabas kaming lahat ng bahay ng aking ina maliban lamang sa kapatid naming panganay. Ayon nga sa kanya, ay ipinagtirik niya ng itim na kandila ang mambabarang habang nag-uusal ng mga buhay na kataga sa pambabarang. Tama po kayo sa inyong pagkakarinig, mga kalakbay. Binarang ng aking ina ang mambabarang na kumanti sa kapatid ko, sapagkat ang angkan talaga ng aking ina ay isang mambabarang. Ngunit tumiwalag siya dahil ayaw niyang mamuhay ng magulo't may sinasaktang tao. Ang nais niya lang kasi ay mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Kaya nga nagpaturo ito sa kaibigan niyang albularyo kung paano mang gamot. Nang sa ganun ay makontra ang pagiging isa niyang mambabarang. Subalit isa sa mga ipinangako niyang huwag lamang kantiin ang kanyang pamilya ninuman dahil hindi siya magdadalawang isip na gawan ng masama ang sino mang kumanti sa kanyang pamilya. Sa loob nga lang ng isang oras ay naipakalat ng aking ina ang lahat ng kanyang mga alagang insekto na matagal niya nang ibinuon sa likuran ng aming bahay. Inutusan niya ang mga itong puntahan at bigyan ng malupit na karamdaman ang taong kumanti sa kapatid ko. Sa paglipas nga ng ilang araw, ay nabalitaan na lamang naming nagkasakit ang ina ni Manuel. Palaging isinusugod ito umano sa ospital, ngunit walang makitang sakit ang mga doktor. Hanggang sa hindi naglaon ay nabalitaan na lamang namin na tuluyan na iyon nabulag. Napauwi ka naman ng aking inang, nararapat lang umano iyon sa babae dahil sa pagmamaltratong ginawa nito sa kapatid ko at pambabarang. Dagdag pang wika ng aking ina. Mabuting at sinadya niya talaga na huwag kitilan ng buhay ang babae. Nang sa ganun ay maranasan rin nito ang nararanasan ngayon ng kapatid ko. Simula nang mangyari sa kapatid ko ang mapait na karanasan, kalakbay, ay nakatuon na palagi ang atensyon ng aking ina kay Ate Elena. Sinisisi niya kasi ang kanyang sarili. Dahil sa kung naging maingat lamang siya noon sa panggagamot, di sana'y hindi siya binalikan ng mambabarang. At ang masaklap pa ay ang panganay niya pang anak ang nagdurusa sa kanyang kapabayaan. Masyado kasi siyang naging panatag ng mga panahong iyon dahil ang buong akala niya ay malayo na siya sa kapahamakan. Pilit naman naming ipinapaliwanag sa kanyang wala siyang kasalanan dahil kahit kailanman ay hindi siya nagkulang sa pag-aaruga sa amin. At walang may kagustuhan sa lahat ng mga nangyari kay ate. Ngunit sa ngayon ay gumagawa na lamang ito ng mga habak ng buntis at sanggol para pangontra sa mga aswang at mga nilalang. Malaki na rin ang anak ng kapatid ko. Habang si Ate Elena naman ay itinuon na lamang ang kanyang atensyon sa kanyang anak. Palagi rin namin siyang ginagabayan at lahat ng mga pangangailangan nito at ng kanyang anak ay ibinibigay namin. Nang sa ganun ay hindi niya maramdaman ang kalungkutan ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking pamilya, kalakbay.